Okay po, Mamin Sir. So maraming salamat po sa pag-abid sa ating sewing machine. So ito po yung mga freebies ng ating sewing machine. Okay, so ito po yung kasama niyang inverter. Ito pong wire natin, ma'am and sir. Dito po natin yan isasaksak. Then ito po, doon po natin siya isasaksak. Okay, so may saksakan siya po dito sa gilid. Okay, so ayan po siya. Bawal niyo po siya idedirekta. Then itong saksakan ng kulay white, doon po natin isasaksak sa regular outlet natin, ma'am and sir. Huwag po natin yan idedirekta kasi bawal po siya. Okay? Pagkatapos po niyan, gagawin po natin yan ng full video pag lalagay ng sinulid kung para saan to, ito, ito at saka yung doon. Okay, so wait lang po mga mamin sir. So ito na po siya, nagkaroon po siya ng switch dito sa gilid. Meron pong switch on and off po dyan. Then meron po tayong bobbing sa ilalim. Ganito po pag maglalagay po tayo ng bobbing sa ilalim. So ito po siya mamin sir, okay? So ito po yung ating bobbing, tatanggalin natin. At ganito po yung paglalagay natin dyan. Okay, sasalpag natin dyan. Then pagkatapos, ilalagay natin dyan, ma'am and sir. Okay. Then, ipapasok natin dito at tutunog po siya. Ayan. Ayan. Then ito naman po, doon po sa likod. Kung sakaling, maglalagay po kayo ng sinulid kasi mayroon po safe stick doon, ilalagay natin itong sinulid natin. So ito po siya. Ayan. Pagkatapos natin yan ilagay, papasok natin dito, sundan nyo na lang po dahil hindi ko na po tatanggalin yung sinulid na ikinabit ko. So, kailangan po itong sinulid natin, maipit po siya dito. Ayan. Ipitin natin dito sa gitna para pumasok at maipit po siya. Okay? Pagkatapos po niyan, ma'am and sir, din itataas natin dyan. Ito po yung tension, tinatawag po nito ng tension para po yan, kung sakaling yung tahi po natin sa ilalim is nagtutwalya or nagbubuhol, so kailangan nyo po ipitin dito dahil meron pong dalawang nakaganyan po siya at kailangan po natin siya ipitin sa loob. At dito po tayo maghihigpit ng tahi ng ating sewing machine. Okay, pagkatapos po natin, ipapasok natin doon sa loob. Ayan. Ayan po. Okay. Then, ang gagawin naman po natin dyan is ipapakain po natin sa kanya. Okay, so ayan po siya. Didiretso natin iikutin yan. Pagkatapos po niyan, ipapasok natin doon sa loob. Ganyan lang po siya. At isasarado natin ito. At kung kayo po ay may katanungan, huwag po kayong mahihiya mag-message sa akin. So ito po siya. Ayan. Ito po yung mga indicator ng ating stitches. May pang makapal or pang maong sa number 3. So itoldok muna natin siya. Ayan. Okay. Then kung gusto niyo po mabagal, pwede niyo po ilagay sa low speed. Ayan. Okay. So nasa high na po siya, mas maganda. In atras abante, ito po siya. Ayan. Okay. Then stop po siya. At pag ma-receive nyo po itong sewing machine natin, makahingi po ng feedback sa ating shop, ma'am. Okay? So ito na po siya. I-check natin na napakaganda po ang ginawa niyang stitches or straight line. Solid na solid po siya. Ayan. Napakaganda po siya. Then sunod naman po natin dyan kung tayo po ay magsisigsag. Okay. Yung sigsag naman po niya, tatlong klase. Number 4, pang manipis. Ayan. Ikutin natin siya. Pang manipis po yung number 4. Then, pang koto naman po yung number 5. Okay. Then, yung number 6, pang maong or pang makapal. Ayan. Okay. So, ayan po siya. Then, meron po siyang masinsin na sigsager. Ayan. Masinsin na sigsager, yung number 7, scallop, yung number 8. Ayan. Okay. Pag once na mapansin niyo po siya, na medyo po siya, ano, tumigas dito, so kailangan niyo po ito iikutin para makayanan niya po yung pasada sa ilalim po, ma'am. Okay, din pang garterize, mayroon po siya yung 8 at saka 9. Ah, garterize natin yung 9 at saka 10 para po sa mga stretchable na tela. Kung sakaling gusto niya po magborda at gumamit ng garterize, so pwedeng-pwede po siya, ma'am. Ayan. Okay, so ito po yung ginawa niya. All the way na gagamitin niyo, kailangan niyo po ikutin dito ng ganito. Huwag po paatras, ganito po siya. Ayan. Para ma-rolling up po yung sinulid natin sa ilalim at mahatak niya papunta sa itaas. So ito po siya, ma'am. Ayan. Then sunod naman natin yung pang-garterize. Yung 9 at saka 10. So ayan po siya. Ayan. Garterize po yan ha, sa mga stretchable na tela. Kailangan po yan pang gagamitin natin. Okay. Then isunod natin dyan yung isang klase niya po. Ito. Ayan. Then meron din po yan pang button holder. Kung sakaling gusto niyo po ng pang button holder, so meron po siya. Okay. So ito, button holder po siya. Punta muna tayo sa letter B. Ayan. Then letter A. Ayan.
Di pagkatapos po niyan, pwede niyo po gamitin yung letter B ulit para mag-lock po siya. Then letter C para umatras po siya at aalalayan niyo lang po siya. So ayan. So nagkaroon na po siya ng button holder guide or button holder stitch. So ito po siya, ma'am and sir. So napakaganda po siya at napaka-solid po siya, sir. Ayan. So maraming salamat po sa iyo. God bless and more power po. Okay? So mag-message lang po kayo kung sakaling gusto niyo po ng